kami sa Invested. So today, marami sa inyo ang nag-email, ano ba yung valuation method na ginagamit ko para ma-compute ang fair value ng isang kumpanya. So dito sa video na to, share ko sa inyo yung dalawang valuation metrics na ginagamit ko. So ready ka na? Stay ka lang. I'll show you how. So bago tayo magsimula, guys, kunting disclaimer lang. Itong ipapakita ko sa inyong dalawang valuation method na ginagamit ko ay hindi ito recommendation na ito ay gamitin nyo, no? So mas mabisa pa rin na kayo mismo ang maghanap at mag-compute ang fair value ng isang kumpanya para magkaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon kung bakit ka mag-i-invest sa isang merkado. Yung unang ipapakita ko sa inyo na valuation method, ito ay ginagamit ko kapag halimbawa down ng market, merong uncertainty sa ating merkado, or sobrang pagbaba ng share price ng isang kumpanya from 52-week high. So ito ay isang mabisang valuation method na ginagamit ko kapag mayroong ganong event. So kung matagal lang yung subscribers dito sa ating channel, so nag-uumpisa pa lamang tayo na gumawa ng channel na ito, lagi nyo nakikita yung aking current fair value. No? Ang focus kasi noon ay ang valuation about sa earnings ng kumpanya ngayon and based sa past performance ng kumpanya. And also guys, yung aking current fair value, meron na rin akong ginawa na video dyan. So hanapin nyo lang dito sa ating video. Hindi natin siya itatakal dito ngayon kasi sobrang haba ng video na yon. Ilalagay pa natin siya dito. And also ginawa ko na rin automated yung valuation method na ginagamit ko para hindi na ako mag-compute ng isa-isa sa mga stocks na natitipuhan ko, no? So para mahanap yon, punta ka lang sa videos and pinutin mo lang yung pinaka-latest video natin. So ito. So ang gagawin mo lang, pupunta ka lang sa description ng ating video. Then pupunta ka lang dito sa Philippine All Stock Screener. So pipinutin mo lang iyan. So ito yung makikita nyo sa aking screener, no? Una-una, so nandito yung mga list of stocks, naka-categories na rin yan. So makikita nyo dito yung fair value na na-compute ko and upside potential, ayan, and ratings ko sa mga stocks na nanaan dito. And also disclaimer lang ulit, yung mga makikita nyo dito, ito ay ang aking personal na opinion lamang about sa mga kumpanya na-compute ko yung intrinsic value. So lagi mong tatandaan na ikaw mismo ang mag-compute ng intrinsic value ng kumpanya na natitipuhan mo para magkaroon ka ng malawak na kaalaman kung paano ang value ng isang kumpanya. No? Huwag ka lang magbase sa nakikita nyo dito ngayon sa ating screener. So itong nakikita nyo ngayon ay ito'y automatic na nag-a-update dito sa ating screener. So kalimbawa nagpa-publish ng annual report ang kumpanya and automatic nang i-update niya dito yung performance ng company. I-update niya dito yung fair value na ng kumpanya based sa recent financial ng kumpanya. So kaya napaka-useful nito para sa akin, no, kapag halimbawa down ng market, then pipili ako ng mga kumpanya na natitipuhan ko. So pupunta lang ako sa buy ratings kung ano yung mga kumpanya na nasa buy ratings ngayon. Titignan ko lang siya dito. So kung halimbawa down ng market katulad nung 2020 na kasagsagan ng pandemic, dito talaga ako tumitingin, no, sa ganitong itong valuation method na ginagamit ko dito. So majority ng mga gains natin, napapanood nyo yung ating portfolio history, talagang dito ko nakafocus. So talagang dito ko nakafocus sa valuation na to, no? So ito yung unang valuation method na ginagamit ko para makahanap agad ako ng pwede kong i-screen or pwede kong reviewin agad na kumpanya based sa intrinsic value na prinesent sa akin nandito. Okay? And also sa screener ko, makikita nyo na rin dito yung stocks financials ng mga kumpanya. So ito ay halos na sa 300 stocks na naandito and lahat yan ay talagang, so kapag nagkakaroon ng financial report ang kumpanya, automatic na nag-a-update din dito ang revenue, net income and market cap ng kumpanya. So mapapansin nyo dito, nagkakaroon ng loading, ibig sabihin nagkakaroon ng update ang aking screener sa isang kumpanya. Ayan, no? And also nakikita ko rin dito sa aking screener yung mga top gainers, top loser, and most active trades ngayong araw. Ayan. Yung unang valuation method na ginagamit ko para ma-determine kung undervalue ba ang isang kumpanya or hindi. Yung pangalawang valuation method na ginagamit ko naman para ma-determine kung undervalue ba ang isang kumpanya, ang pinagbabasehan ko naman dito based sa historical performance ng kumpanya. Sa historical data, dyan nakapaloob ang 5 years revenue growth, 5 years EBITDA, 5 years equity growth,
and also 5 years PE ratio, and also yung trailing 12 months na PE ratio. So, ito namang rate of return, ito naman yung minimum expected return ko sa isang kumpanya every year kung mag-i-invest ako. So, lagi ko nilalagay dito 10%. So, may mga nagtatanong bakit 10% ang nilagay ko dito. No? Kasi based sa atin, no? Based sa performance ng ating merkado, ang historical return ng ating ekonomiya ay nasa 8 to 10%. So, kaya ang nilalagay ko lagi dito ay 10%. Para kunyari, ito ng pinaka worst case scenario na return na makukuha ko sa isang kumpanya, 10%. Itong margin of safety, ito naman yung buffer ko sa intrinsic value para makabili ng sale sa kumpanya, 20%. And also, itong margin of safety, nakadepende din yan sa kumpanya na nire-review ko. So for example, ang kumpanya na nire-review ko ngayon ay hindi ako familiar, and also sobrang taas ng utang, tataasan ko yung margin of safety ko. Gagawin ko 30 to 50% na margin of safety. So, para ma-minimize yung risk ko sa pag-i-invest sa isang merkado. So, ganun yung ginagawa ko. And also guys, itong nakikita nyo ngayon, ito ay meron na rin akong ginawang video dito. So, hanapin nyo na lang guys sa ating videos para malaman nyo kung paano ko ito kinukompute and ano yung kalagahan nito. Usually, napansin ko ito yung ginagamit ko at maganda ang return nito kapag halimbawa ang isang kumpanya na nire-review ko ay predictable ang revenue at income every year na nag-grow. So, ito yung ginagamit ko. So, ngayon, ito yung dalawang valuation method na ginagamit ko para ma-determine kung undervalue ba ang isang kumpanya or hindi. So, hopefully may natutunan kayo dito sa ating video ngayon. And bago tayo magtapos, guys, may isang announcement lang ako, no, sa ating watchlist ngayon. So, mayroong update ako sa aking watchlist. So, ngayong araw, February 24, 2022, nag-email sa akin ang aking watchlist na mayroon daw ako isang buy ratings. Ito yung aking GSMI. Okay, so mamaya itatakil natin yan. So bago natin ito buksan guys, maghingi muna ako ng pasensya guys sa inyo sa 1,500 plus na hindi ko nasasagot yung mga email kasi sobrang dami guys. So usually yung mga email na naandito ay humihingi sila ng screener. Again guys, yung screener na hinihingi nyo ay hindi ko pa napapublish kasi kinukompleto pa natin para maibigay ko sa inyo ng pulido. And also guys, no, sa mga nagtatanong about sa mga video request, pasensya na guys kung hindi ko kayo na nare-replyan agad kasi sobrang dami. And also sa mga nagtatanong kung meron ba akong seminar, guys, wala po akong seminar na kinakandak kasi I don't believe na kailangan ko pa mag-conduct ng seminar kasi una-una, hindi na kaya ng schedule ko na mag-conduct ng seminar. Pangalawa, especially ngayon na there's a lot of free knowledge dito sa YouTube, sa internet, narami ka na matutunan kaya hindi ko na kailangan mag-conduct ng seminar guys, no? And ulitin ko guys, pasensya na sa mga subscribers natin dyan na hindi ko nare-replyan. Pasensya na ulit. Pasensya na ho. Okay? Ngayon kung bubuksan ko itong buy alert na sinend sa akin ng aking watchlist. Okay, so dito sinasabi lamang na, okay, so dito yung naglalaman lamang na itong kumpanya na nasa aking watchlist ay nasa buy ratings ko na ngayon. Okay? So ang aking buy price dito sa GSMI ay nasa 109 pesos per share. And today, ang kanyang current price ay nasa 106.9 pesos per share. So clearly, ang kumpanya ay nasa buy ratings ko na ngayon. And makikita mo rin dito yung information ng kumpanya. And 52-week high, 52-week low. And also, makikita mo rin dito yung dividend ng kumpanya. Ngayon, ang pinuntahan ko naman ang aking watchlist. Ayan, mapapansin natin dito na nasa buy ratings talaga ang GSMI ngayon. So dito, so napakalaking bagay din nitong watchlist na nagawa ko kasi hindi mo na kailangan tutukan araw-araw yung mga stocks na nasa watchlist mo kasi gusto na siyang lalapit sa'yo, no? And soon, ibibigay ko ito sa inyo guys ng libre. So guys, again, lahat ng ginagawa ko dito ay libre na ibibigay ko ito sa inyo kasi gusto kong makatulong sa inyo especially sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest sa ating merkado para hindi kayo ma-discourage na huwag mag-invest sa ating merkado. Okay? So hanggang dito na lang muna guys ang ating video. So maraming salamat sa suporta nyo dito lagi sa ating channel. And this is Pesi Warrior.
Inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel, and samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Kasi nag-a-update ako dito or nag-a-upload ako ng mga video araw-araw para maging updated yung mga value investor natin dito sa ating bansa. And also yung mga tinatopic din natin dito ay mga dividend, like upcoming dividend, mga top dividend stock. Sinishare ko rin dito yung mga latest insider transaction ng mga kumpanya. Nagsishare din ako dito ng aking portfolio transaction. Kung gusto mo mapanood guys yung ating portfolio transaction and history sa channel natin, so click nyo na lang ito guys. So every time na bumibili ako at nagbebenta ng mga stocks na hawak ko, ay ina-update ko ito. At syempre, meron din tayo dito mga advice, no? Hindi lang sa akin, kundi sa mga great investor like Warren Buffett and many legendary na mga value investor. And meron din tayo ditong episode kung saan sinishare ko dito yung aking step-by-step process kung paano ako pumipili ng mga company, no? From start to finish. And also, sinishare ko rin dito yung mga individual review ko sa mga kumpanya na mga nire-request ng ating subscribers. At marami pang playlist na pwede kang matuto dito sa ating channel. Kung gusto mo na mga gatong content, huwag mo nang kakalimutan na i-subscribe. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyo sa suporta, and as always, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Peso Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.